Yo, what's up mga kapareho? For today's vlog, gagawa tayo ng homemade ice cream na dalawang flavor. May avocado tayo, tsaka mangga. Yung mga ingredients natin, gatas na malapo, tapos gata. Ito ay cassava with water. Cassava mixture, pampalapot mamaya. Then, magpapakulor tayo ng gata. May konti tubig. So, pag kumulo to, ilalagay natin yung gata dyan, tsaka yung cornstarch ay cassava mixture with water. So, hintay lang natin kumulo. So, mga kapareho, kumukulo na yung ating tubig na may gata. Ilalagay na natin yung gata. Isang paka, kung tawagin. Aluin nila. Tapos, susunod natin dito yung cassava mixture para lumapot siya. Tapos, papalamigin natin. Okay? So, ayan. Nalagay na nga natin yung ating cassava mixture. May gusto ating kumukulong gata. Dapat gata magiging mixture niya. Tapos, kailangan pag kinalun nyo, walang buo-buo para siguradong luto yung cassava. Patayin nyo na. Hintayin natin yan, lumamig. Okay, cut. Ginawa ko para mabilis mag-cool down yung ating mixture. Nilagay ko sa bathtub, tubig. Hindi yung bathtub na pinapaliguan, buset. Tubig na may yelo para mabilis siyang lumamig. So, bago nyo ilalagay yung gatas dito sa mixture nyo, make sure na malamig to. Dahil pag nilagay nyo yung gatas nyo, pangit yung kakalabasan niya. Papalamigin nyo para maging creamy yung ice cream nyo. So, ito na yung next step natin. Pagkakaluin natin yung condensed at saka yung whipped cream. Kutsara! Pagkakaluin nyo lang ito. Pag na-mix nyo na, lulutuin natin tumamaya sa asin. May tubig. Hindi nyo sasalang takalan na. Sarap talaga ng Alaska. Hindi ko na balas niya. Medyo pa na yan. So, ginawa natin para mabilis maluto yung ano natin, yung gatas. Nilagyan natin ang yelo para lumamig. Para mabilis mag-freeze ng konti. Hindi pa yun yung sinasabi kong lulutuin sa asin. Mamaya pa yung asin. So, after 5 dekada ng ating pagluluto ng ano, ito rin yung texture niya. Dapat maging ganito siya. Ganyang kalapot. Tapos, lulutuin na natin niya sa sinasabi ko may asin. Yelo na may asin. So, kailangan kailangan yung yelo dikit na dikit ang dilim. Kailangan natin ang yelo. So, ang dahilan ng paglalagay natin ng asin sa yelo, kapag ang yelo kasi nilagyan mo ng asin, yung temperature niya bumababa from 0 degrees Celsius hanggang negative 21 degrees Celsius. Kaya yan yung nagpapatigas. Kaya sabi niyo sa lolo niyo, pag di na tumitigas, asin at yelo lang lagay niyo. Titigas na yan. Balang panyagra. Kaya lalagyan na natin ang asin. Siguraduhin niyo na hindi malalagyan yung inyong mixture dahil aalap yan, sigurado. Para sigurado, yun ang harap. Paikot niya, lalagyan nyo ng asin. Mga lolo niya ng asin, tsaka yelo. Yan.
So ito na yung typical na process na ginagawa ng mga Pilipinong mag-ice cream. Yung niluluto nila sa yelo, yung yelo at asin yung ice cream nila. So ayun, papatinasin na natin siya gamit yung yelo at asin. Siguro mga 30 minutes nyo lang gagantuhin to, luto na to. After 30 minutes, mapapansin nyo, hihilap na yan. Tapos ilalagay nyo na yung mixture nyo na kasaba. Ayan. Ihalo nyo yan dito pagka humilap na to. Alright mga kapareho, ito na yung ice cream natin dahil nagsundo pa ako ng mga estudyante. Ito na, luto na yung ating ice cream. Ayan. Hahatiin natin sa dalawang flavor yan dahil meron tayong mangga at saka avocado. Ayan, lutong luto na siya. Ayan, oh, matigas na yung ilalim. Oh. Matigas ng haluin. Oh. Oh, hindi ko na magalaw. Taran. Ayan na. Ayan na. Ramdam-ramdam ko na yung tigas ng ice cream. So ito yung method kung paano ginagawa yung kinagure ang dirty ice cream ng Pilipinas.